Okay, let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O God of our fathers, acknowledging the great need I have of your divine wisdom, we come before you today to beg this grace of you with all possible earnestness and greatest humility. Send us, O Lord, this wisdom which sits by your throne to strengthen our weakness, to enlighten our minds, to inflame our hearts, to speak and to act, to work and suffer in union with you, to direct our footsteps and to fill our souls with the virtues of Jesus Christ and the gifts of the Holy Spirit. For only wisdom can bring us these gifts. O Father of mercy, God of all consolation, we ask you for this infinite treasure of your divine wisdom. Hear and grant our prayers through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So today we are going to discuss new topic under chapter 4, lessons 1 to 7. Okay, the first to be discussed is who is a prophet? We are going in this chapter, which is the chapter 4, we are going to discuss the threefold mission of Christ. Okay, remember this, that Christ has threefold office. Christ is a king, Christ is a prophet, Christ is a priest, and he is a king. Okay, king. Siya ay propeta, siya ay pari, siya ay hari. Tuloy na, Christ has threefold office, or in threefold mission. Okay, he is a prophet, he is a king, he is a priest. Now, before we understand Jesus as a prophet, let us first understand who is a prophet in the Old Testament. Okay, 224, can you read Krish Ayri de Vera? 224. Yes. Okay, so there are three definitions there about who a prophet is. The first thing, they were men called by God to speak in behalf of God's message. Okay, so in the Old Testament, if the people or the Israelite people wanted to know the message of God, they would always go to the prophet. To the prophets. Why they would always go to the prophets? Because the prophets are the ones concerned and are the ones responsible in transmitting the message of God. At the same time, prophets do not just speak in behalf of God, they also interpret, okay, the different situations during the time of Israel in the Old Testament. Okay, pag may mensahe ang Diyos, kapag meron siyang gustong sabihin sa kanyang bayan, ang Israel, okay, kinakausap niya ang kanyang mga propeta. Ibig sabihin, sila yung nagpapadala, yung mga propeta ang pinapadalahan ng mensahe ng Diyos para sa kanyang bayan. Hindi sila lalapit sa mga pari, hindi sila lalapit sa mga hari. Saan sila lalapit? Sa mga propeta. Bakit? Inuulit natin. Because they interpret the word of God. They tell the people what they would do. Okay. So, yung mga propeta din yung nagsasabi kung ano yung dapat gawin ng bayang Israel tungkol sa pagsamba nila sa Diyos. Okay? Sa kanila lang manggagaling yon. Most of all, prophets called the people back to the covenant. And the most important role of a prophet, understand this very well. Do not do things unnecessarily. Understanding this very well. Okay? That prophets are the ones who, what? Remind the people Israel. Okay? To what? To be faithful in the covenant they have made before God. I have already told you
during our beginnings in this class that what? God and the people created a covenant. The Israelite people, between the Israelite people and God, there is this covenant. Okay. And God only wants the people to be faithful and loyal to the covenant they have made before God. What is covenant? Kasunduan sa Tagalog o sa Filipino. Okay, they made promise before God that Yahweh alone is their God. There is no other gods. Okay, there are no other gods. Now, these prophets are reminders. Okay, they were the ones who would remind the people about the covenant, the promise they have made before the Lord. Okay, so therefore, prophets have great role, okay, in the Israelite people, no? They have great role in the lives of the Israelite or the Hebrew people. Now, prophets responded to the call of Yahweh by exercising their role when circumstances appeared this way. Okay, so here are the ano. Ito pa yung mga trabaho o yung ginagawa ng mga prophets. Kindly read, Miss Julen, kindly read letter A. Okay, when the kings and other rulers of the Israelite people committed sin against God, especially the sin of idolatry, prophets are there to remind them. Okay? Letter B, kindly read, Mr. Jumong. Letter B. That means you are not in the page. Go to page 224. Okay. So they don't just remind at the kings when they are committing sin against God. They also defended the moral laws, okay? The moral laws when the chosen people, especially the kings and rulers, stop respecting them, okay? What do we mean by this? During the time of the Israelite people, minsan yung mga hari, they were tempted, okay? They were tempted to what? To go against the will of God. That's why prophets are there. They defended moral laws. Like for example, may mga hari o may mga rulers dati na they go against life. Okay. Like for example, they impose death penalty. They impose cruelty. Prophets are there to remind them. Okay, letter C. Kindly read letter C, Miss Kayabyab, Pauline. Okay, they announce the possible punishment. For example, the best example in this letter C is the one happened to King David. Alam niyo ba si Haring David ay isang hari, no? Pinili siya ng Diyos bilang hari. Pero minsan natukso siya. Alam niyo yung ginawa niya? Siya ay nag-asawa ng may asawa. Okay? Ang pangalan ng inasawa niya si Bathsheba. Kasi si Bathsheba naliligo, nakita niya maganda inasawa niya. Kaya ang ginawa ni David, yung asawa ni Bathsheba ay ginawa niyang leader ng war. Ginawa niyang pangulo ng gera para sigurado na pag namatay yung asawa ni Bathsheba, siya ang aasawahin. So the prophet Samuel denounced what King David had done. This immorality that King David has done. Okay? That is why he announced possible punishment
if he would continue doing that kind of immoral act. Prophets acted as advisors to kings regarding political matters and private life. Prophets also acted as advisors. Okay? In matters of morality and private life. And above all, prophets proclaim ahead of time God's plan of saving his people by zealously preparing his people for the most awaited coming of Jesus the Messiah. So of course, prophets are the ones who prophesied the coming of Jesus. Okay, I said prophesied because it happened in the Old Testament. And in the Old Testament, Jesus was not yet present at that time. Okay, he was not yet made flesh. Okay, it was only in the New Testament that Jesus was made flesh. In the Old Testament, prophets would prefigure, at the same time would prophesy the one who is to come, who is Jesus. Now, let's go to lesson 2. Okay? It is still connected with Jesus as a prophet. When we speak of prophets, sabi natin kanina, they are the ones who transfer the message of God. Okay, we also believe in our faith that Jesus is a prophet in the sense that, okay, in the sense that he gave us the word of the Father. He made us understand the word of the Father. Okay? He lets us understand the words that gives eternal life. Okay? That's why Jesus is a prophet. He is a prophet by means of preaching. Okay? Before Jesus dying on the cross, he preached to us the word of God. Okay? He made us understand the word of God. Now, what are the characteristics of Jesus as a prophet in preaching? Okay, go to page 227. Kindly read, Miss Maniling, letter A. Miss Maniling. Okay, pansinin ninyo, sa mga gospel, Jesus would always say, Amen. Okay, like for example, sabi niya, Amen, I say to you. Okay, so, Amen is customary in responding to another's assertion. Jesus used it rather to introduce his own message. Jesus' Amen expressed a unique blend of certainty, underline that, authority, and power. So, whenever Jesus would tell us about the word of God, the wisdom from God, he would always use the term Amen. Okay? What is the purpose of using Amen? To signify that the word of Jesus being said or being expressed, being preached, is actually certain, is actually true, and powerful. Okay, lahat ng sinasabi niya, totoo, makapangyarihan at may otoridad. Ibig sabihin, proven to be true. Ha? Hindi too good to be true. Ha? Hindi too good to be true. Proven to be true. Okay, now, let there be certainty. Okay, what is the meaning of that, Mr. Odon? Okay, Jesus is certain in preaching. He is not doubting. He was not doubting. He did not leave us hanging when he preached the gospel. But he made sure that all things that he said about the Father were certain. Okay, until now. No? So in the gospel, kung mapapansin ninyo, hindi sinasabi ni Kristo yung totoo. Yung sigurado. Katulad dito, in John chapter 8, verses 26 to 28, I do nothing by myself, I say only what the Father has taught me.
Okay. So, as a prophet, sabi natin kanina, bilang isang propeta, kailangan eksakto, totoo yung sinasabi mo. Okay? Hindi mo dinadagdagan, hindi mo binabawasan. Eksakto at totoo. Hindi mo dinadagdagan, hindi mo binabawasan. Okay, katulad ni Kristo, letter C, authority. Okay? Unlike the prophets of old, Jesus spoke in His own, I solemnly assure you. Kaya underline that, yung naka-bold letters dyan, no? I solemnly assure you, sabi lagi ni Kristo yan. Because He speaks with authority. Okay. So, for example, halimbawa, binyatin ng halimbawa. Yun bang doktor, yun bang simpleng tao kayang mag-opera ng utak? Miss Kaya Bia Paulin? Yung bang ordinaryong tao kayang mag-opera ng mata? Hindi. So, wala siyang otoridad na gawin yon, tama? Yung bang manicurista pwede mag-opera ng paa? Hindi. Kasi wala siyang otoridad na gawin yon. Yung mga surgeon lang, yung mga doktor lang na nag-opera ang pwedeng gumawa nun. So, katulad ng kay Kristo, okay, pag siya ay nagsalita, he would always say, I solemnly assure you. It means that He has the authority in preaching. He has the authority in preaching. Okay. So, if there is no, wag lang authority yung tao, that means, hindi niya porte yun, o hindi niya dapat ginagawa yun, because He has no authority. Like Jesus, who would always say, I solemnly assure you. That means, I am certain with what I am telling you. That's the meaning of that. Letter D, power. Jesus claimed a unique filial relationship with God, His Abba or Father. What's the meaning of Abba again? The meaning of Abba means, what's Abba again? Father. Okay, or tatay. And He claimed the power to share this relationship with others. Okay, so Jesus, when he preaches, there is power because His word is coming from the Father. Okay? His word is coming from the Father. If it doesn't come from the Father, it has no power. That's why the people during those times, those who heard the message of God, means message of Jesus, they would easily believe, they could easily understand because it came from the Father. And if it came from the Father, it means it has power. Okay, so, kindly, remember these things. Jesus uses amen in His words to signify that it is certain, authoritarian, and powerful. Okay, Jesus is certain in His words. Jesus has authority in preaching. And Jesus has power in His words because it comes from the Father. Okay. Now, page 230. What is the purpose why Jesus did preach? Okay. What is the first purpose of coming here on earth? Okay, understand and remember this very well. Okay. The reason why Jesus came is to reestablish the kingdom of God. Sulat nyo, reestablishment of the kingdom of God. Okay, the purpose of Jesus' coming is to reestablish the kingdom of God. Okay, why did He need to reestablish the kingdom of God? Because it was destroyed and it was vanished. Why? Because sin entered the world. Because what? Sin or kasalanan entered the world. When did kasalanan enter the world? When our first parents, who were our first parents, Mr. Isla? The one created by God first. The ones created, very good, Adam and Eve. Adam and Eve, who were our first parents, they were the reason why sin entered the world. That's why kingdom of God was destroyed. Okay, that's why Jesus had to come to reestablish the kingdom. Okay? How did he reestablish the kingdom?
when He preached to us, okay, the good news of our salvation. Okay, page 230, kindly read, Mr. Sino kayong pwedeng tawagin? Miss Padulina, Hana. Page 230, first paragraph. Eschatological. Precisely. Okay. Now, what is Kingdom of God? Kindly encircle the term Kingdom of God there. Kingdom of God. And then are they underline God's active presence among His people. God's active presence among His people. Okay. So, the Kingdom of God is this. You have just underlined it. The Kingdom of God is God's active presence among His people. It was banished during the time of Adam and Eve. Okay, during the time of when sin entered the world. In sinfulness, God is not present. Okay, understand that very well, ha? Remember that. When you commit sin, God is not present in you. Because you are committing sinfulness. Okay, now, when the Israelite people continued sinning, okay, yung kaharian ng Diyos ay nawala. Kasi ang ibig sabihin natin ng kaharian ng Diyos ay ang aktibong presensya ng Diyos sa mga tao. Paano natin masabi na aktibo ang presensya ng Diyos? Kapag gumagawa ang lahat ng kabutihan. Kapag ang ginagawa natin ay ang kalooban ng Diyos, nasa atin ang paghahari ng Diyos. Okay, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ang aktibong presensya ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, ayun yung daladala ni Kristo, yung aktibong presensya ng Diyos. Ano bang mangyayari? Okay? Kapag nasa atin yung aktibong presensya ng Diyos, kindly underline, it liberates us from the enslaving power of evil. Liberating them from the enslaving power of evil for loving service of their fellow man. What is the purpose of God's kingdom here on earth? Or another term for God's kingdom is the active presence of God. Is that this kingdom of God liberates us from the power of evil. Okay? So, when Christ died for us on the cross, that means He reestablished the presence of God. He reestablished the kingdom of God. Okay? Which banishes the power of evil, the enslaving power of evil. Okay, now, Jesus invites us, okay, sinners, to the table of the kingdom. Okay, ano sabi ko sa inyo kanina? Kapag wala sa atin ang kaharian ng Diyos, anong meron sa atin? Anong ginawa natin? Letter S. What is in us if the kingdom of God is out of us? Miss Kayabya, Pauline. What is in us? Sinfulness. Very good, Miss Kayabya. Mr. Kunamay. Miss Kunamay. Ay, Mr. Kunamay. Okay. Sinfulness is in us. What is the message, therefore? Huh? We continue to do the will of God. Okay? We continue to do His own will so that His presence is ever active in us. Okay? Jesus had already brought the presence of God when He came and later on died on the cross for us, resurrected from the dead. His coming is the
is the coming, is the reestablishment of God's presence. And when we speak of God's presence, that means that sin is out of us. That means that the power of evil is out of us. Okay? And the world is offering us a lot of things. Okay? Akala natin kasi, when we live here on earth, and we serve our purpose, that's it. Mabuhay tayo, makatapos tayo ng pag-aaral, maging scientist tayo, maging mathematician tayo, maging tech, maging expert tayo sa technology, that's it. There is no heaven to those for those persons who think like that. There is no eternal life. Why? The purpose of being here is to be what? To be immersed in the active presence of God. And how are we going to say that God is present in us if we are going to do His kalooban or will? Okay? If we are going to offer everything for everything that we have, okay, in the loving presence of God. Okay? If we are going to do good for other people, okay? If you are here just to find things according to your own will, that is against the will of God. Okay? Kaya nga maraming yung mga atheists, do you know who are atheists? Atheists are, yes, they deny the existence of God. Is that correct, Mr. Jumong? Yes, they don't have religion, they don't believe in God. And what do you think is their reason? Their only reason is that they cannot prove by reason that God doesn't exist. But to see is to believe. Okay? For them, to see is to believe. But for us, to believe is to see. Did you understand that? Kindly explain that, Miss Irie De Vera. Kung ang siyensya, to see is to believe. Sa religion, to believe is to see. What do you mean by that? To believe is to see. Very good. Okay, exact. Very exact. So, you have to have faith so that you can see the face of God. Am I correct? Alam niyo sa Bible, nung si Jesus Christ nagpapagaling, si Jesus Christ pinababalik niya yung paningin ng mga bulag, pinaglalakad niya yung mga pilay. Alam mo lagi niya sinasabi, go forth, your faith has saved you. Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. You see? So, kung makikita natin, kung isipin natin, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tayo, makakagain o makatatanggap ng kung sino ang Diyos sa buhay natin. Okay? Faith is certain. Okay? And if we accept faith in or belief in God, we believe that God exists, God is actively present, God, the kingdom of God is here, okay? God will work through us, no? God will work, no? God, His work or the work of God is very active in us. Okay, katulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina, yung pinagaling ni Kristo na bulag, pinagaling ni Kristo na pilay, binuhay ni Kristo na patay na, si Lazarus, di ba? Because they had faith. Okay, and this is the message now for us living in this present world. Okay, ang problema kasi, we are, what? Being fed by the world with a lot of ideals, with a lot of things, human ideology. Like for example, the atheists, okay, they don't believe in God, they just believe in reason. And for them, reason gives you, fulfills life, no? For them, atheism is the answer for all the questions you have been asking for. Okay? But, they forgot that they came from God. Okay? They forgot that they have to have faith first. We have to have faith first. Okay?
We should have God in our life. We must have God in our life. The kingdom of God must be present in us so that at the end of our lives here on earth, we will not be what? Mapapahiya sa Diyos. Biro mo, pag yung kaluluwa mo nasa harap na ng Diyos, sasabihin niya sa'yo, Pauline Riza, hindi ka naniwala sa akin. Saan ka ngayon babagsak? Saan ang bagsak mo? Sinong sasagot? Sa? Yes, yun mo. Fire. Naglalagablab na apoy ng impyerno. Sige kayo, di ba? Hindi ko kayo tinatakot, pero katotohanan yun. Okay. Once you denied God, He will deny you. Once you denied God, He will deny you. Kapag tinalikuran mo ang Diyos, tatalikuran ka rin niya. Okay, ganun. Ganun lang yon. Okay, kaya nga, ang kaharian ng Diyos, dala rito ni Kristo sa atin. Yung aktibong presensya ng Diyos nasa atin. Para magkaroon tayo ng disposition, tamang disposition sa buhay. Mapayabong natin ang pananampalataya natin. At magpatuloy tayo sa paggawa ng tama na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay, page 233. Okay. Paano napaniwala? Pangit yung term na napaniwala, no? Paano na-convince ni Christ ang mga tao dati na maniwala sa Kanya? Okay, he uses this what we call parable. Okay, parable. O yung sa, what's parable in Filipino? Anong parable sa Filipino? Mga kwento na may mayroong morals o mayroong lesson, no? Mga parables. Nakalimutan ko na exact term. Correct. Experience ng isang tao. Okay, kwento ng isang tao na may lesson. Okay. Si Kristo, whenever he would tell a story, whenever he would give message to the people, he would always use parable. He would use parable. Okay. To for them to understand well, para mas maintindihan nilang mabuti yung sinasabi ni Kristo. Okay. So, Jesus used parable to tell the truth. Okay, to parable. Kindly read dito sa box. Kindly read, Mr. Kalimlim, what's the meaning of parable? Page 233. Doon sa box. Let us describe, sabi niya. Mr. Kalimlim. Okay. These are the story used by Jesus to convey His teachings. It illustrates some moral or spiritual truths. Okay. Oh, so Jesus used parables to tell the truth about life and God's kingdom. A parable is a story about familiar things or occurrences that illustrates some moral or spiritual truth. To teach in parables is to teach in word pictures. Okay, word pictures. Okay. So, si Kristo ganyan ang ginagawa niya. Like for example, alam niyo yung kwento ng parable of the prodigal son? Do you know the story of the parable? Yes? Who can tell me the story? The parable of the prodigal son. Yes? Next. Yes. Yung pagbalik ng prodigal. Okay, so that's the story of it. That's the story behind, no? So, sabi nung bunsong anak, yung prodigal son, kunin ko na lahat ng yaman ko kahit hindi papatay yung tatay niya, kinuha niya na yung yaman niya. At gusto ko na magpakalayo-layo dito sa bahay na ito, nagsasawa na ako, sabi niya. So, kinuha niya lahat ng mga yaman niya at nagpakalayo-layo siya. Binigyan naman ng ama niya. Okay? Tapos, nung nilustay niya lahat yung kanyang yaman, pera, nilustay niya sa sugal, sa pagkain, sa babae,
Na-realize niya, wala na siyang pagkain. Na-realize niya, wala na siyang pera, naghihirap na siya. Sabi niya, okay, sabi niya, I must go to my father. Sabi niya, kailangan kong bumalik sa aking ama. Kahit ituring niya na lang akong isang alipin, huwag niya na akong ituring na anak. Basta magkapera lang ako. Bumalik siya sa kanyang ama. Nakita siya nung ama niya, imbis na pagalitan siya or gawin siyang alipin, tinanggap siya bilang anak. Siya ay niyakap at tinanggap bilang anak. Sa anong sabi ng ama? Pumatay kayo ng hayop at tayo'y magdiwang sapagkat ang aking anak ay namatay ngunit nabuhay. Siya ay nawala ngunit siya ay bumalik. Okay. Si Kristo, kinuwento niya yung parable na yon. Okay. Anong ine-emphasize si Kristo dun sa parable na yon? That God is ever faithful. When we commit sin, okay, when we turn our back to God, God is still waiting for us. Okay? Kahit na tumalikod na tayo sa kasalanan, kahit tumalikod na tayo dahil sa kasalanan pala, nandyan lagi ang Diyos, hinihintay tayo na magbago. Okay? Ganun yun. Yung parable ngayong araw na to, this day, the gospel is about, tungkol sa amo at saka sa kanyang mga alipin. No? Yung amo, okay, yung alipin, meron siyang ang laki-laking utang sa amo niya. Okay? Sa halimbawa, ang utang niya ay 10 million pesos. Okay? Sabi nung amo, bayaran mo na sa akin lahat dyan. Within one month, kailangan mabayaran mo na yan. Dahil 10 million yan. Pero yung alipin, ang ginawa niya, siya ay nanikluhod. Okay, he knelt down and he begged for more months, okay, para mabayaran niya lahat ng kanyang mga utang. Okay? So sabi nung amo, dahil he was moved with pity, siya ay naawa, sabi niya, sige, baby niyan, pakita ng pagkakataon. I am giving you 12 months to pay 10 million. Your debt, which is 10 million pesos. So, okay na yon. Tapos, yung alipin, pagkaalis niya, meron din palang nagkautang sa kanyang kapwa niya alipin. Okay, yung alipin na may utang na 10 million, may nagkautang din pala sa kanya, dun sa yung alipin na tinutukoy ko kanina, yung alipin number 1, okay, may nagkautang sa kanyang 10,000. Ito naman si alipin number 2. Ngayon, si alipin number 2 naman, humihingi ng palugit na mabayaran niya ng 12 months yung 10,000 na utang niya kay alipin number 1. Pero hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan maikulong kita. Kailangan mabayaran mo within this day yung 10,000 na utang mo. Eh hindi niya napansin, nakikinig pala yung amo doon sa sinasabi ng alipin number 1. Kaya sabi ng amo, pinagbigyan kita. Sinabi ko sa iyo, nabibigyan kita ng mahabang oras para mabayaran mo yung utang mo. Tapos hindi pala nagsilbing leksyon sa iyo yun. Hindi mo ginawa yung ginawa kong katulad ng ginawa ko sa iyo. Doon sa nagkautang sa kanya kasi hindi niya binigbigyan, hindi siya naawa. Kaya sabi ng amo, dahil sa ginawa mong yan sa kapwa mo alipin, na ginawa mo naman din sa akin, kahit paano binigyan kita ng naawa pa rin ako sa iyo, pero hindi ka naawa sa kapwa mo alipin, kailangan mong bayaran lahat. Ngayong araw na to yung utang mo. Okay? Binawi ng amo yung kanyang awa. So ano yung ine-emphasize ni Kristo doon? Na kapag humingi ka ng habiti, what else? Tama, very good. Ano pa? Pero ito yung ine-emphasize ni Kristo. Na kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, marunong ka ring, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, marunong ka ring magpatawad ng kapwa mo tao. Okay? Kapag marunong kang humingi ng palugit sa Diyos, marunong ka rin magbigay ng palugit sa kapwa mo tao. Okay? Humingi na ka ng tawad sa Ama, pero hindi ka naman nagpapatawad sa kasalanan ng iba sa'yo. So, babawiin ng Diyos yun. Naintindihan niyo ako? So, those are examples of parable. Okay? God uses a parable or analogies for the people to understand very well the message of God. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, lesson 5, page 236. Okay?
So, sabi ko sa inyo kanina, how did the blind man heal? How was he healed? Okay, how was the leper, or the one suffering from leprosy healed? Okay, paano nakalakad yung lumpo? Paano nabuhay yung namatay? Because of their faith. Okay? We can only receive the grace of God. We can only receive the healing from God if we have faith. Ako, alam nyo, itong lalamunan ko, I have been suffering for since Friday, I have been suffering with my lalamunan. You know what had happened? I was eating the bangus, the milk fish, na hindi ko nakita, meron palang tinik na malaki, na nalunok ako. Tapos tumusok dito sa bandang lalamunan ko dito sa medyo mababaw, dito sa bandang bandang titilaukan ko dito sa bandang lalamunan, no? At nagsuffer ako sapagkat na magayong lalamunan ko, hindi ako makalunok. Okay. Sabi ko kayo ng umaga kay Father Noel, Father, please bless me. Bless my throat because I am suffering a lot. Hindi pa natanggal. Hindi pa nga siyang tatanggal yata. Hindi ko alam kung natatanggal na siya. Basta umiinom ako ng medication. At kung pag nag-kimoposlamay pamamaga, pwede ko nang patanggal yung tinik. Sabi ko, I need a lot of prayers for this because throat is my puhunan. I cannot teach if my throat is what? Sick. Pag hindi magaling, hindi maayos yung throat ko, hindi ako makakapagturo ng maayos. Okay? So, how can you be healed? It is only through faith. Yes, there is medication. Yes, there is, the doctor is present for you. They are instruments of God. But first and foremost, before taking your medicine, before doing medical procedures, you must have faith first. Okay, because faith is what? Is the reason why we are healed. Faith is the reason why this medication has effect. Faith is the reason why itong mga gamot na iniinom mo, itong doktor na meron ka, may epekto sa'yo. Okay, may pananampalataya ka. Okay. So you just read this table fellowship, lesson 6, and then you just read Martyr's Death. Okay, lesson 7, page 240. Okay, this will be the... Okay, we are already done with our lessons.